Isang misyon ang pinagawa sa akin ng isang businessman na yon. Dahil sa napakalaking pagkakautang ko sa kanya. Pero wala akong pagpipilian kundi gawin yon. Dahil kapag hindi, sigurado akong babawian niya ako ng buhay. Madali lang naman ang pinapagawa niya sa akin kapalit ng utang ko sa kanya. Iyon ay ang ligawan at paibigin ko si Cassie Montemayor. Hindi sa pagmamayabang, mga babae na ang kusang lumalapit sa akin. Kaya alam kong kaya ko to gawin. Kailangan ko lang siyang mapaibig ng sobra. Yayaing magpakasal at sa huli, ang pinakamisyon ko na hindi sisipot sa kasal namin. In short, kailangan masaktan ko siya ng sobra-sobra. Mabilis ko namang napaibig si Cassie. Ang problema, nagbunga pala ang ginawa namin at buntis siya ngayon. At hindi ko na maintindihan pa ang nararamdaman ko. Bakit ganun? Bakit parang mahal ko na siya? Paano na ang misyon ko ngayon? Sana po ay pakinggan niyo ang story ng aking buhay. Hello mga ka-MV! Ngayon ay isang love story muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Mission Impossible. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Joey ngayon ay nasa isang hotel kung saan ay kasama niya ang isang babaeng bayaran na dancer sa isang club. Nagulat na lang siya ng madaling araw ay subukan niyang yakapin ito at hindi makapakapa. Wala na ang babae, kaya biglang naimulat niya ang kanyang mga mata. Bumango na siya at nanatiling nakaupo lamang sa kama. Maya-maya ay binuhay niya ang ilaw upang masiguro ngang wala na nga siyang kasama. Kainis? Ang tanging nasabi niya. I-score pa sana siya uli kung hindi agad ito umalis. Tiningnan niya ang kanyang relo. 4 AM na ng madaling araw. Napapailing na dinampot niya ang mga damit na nakakalat sa sahig ng hotel room. At isinuot din isa-isa ang mga yun. At dahil wala na din naman siyang gagawin, ay uuwi na lang din siya. Hinagod lamang niya ng mga daliri ang buhok ng makabihis. At saka lumabas na ng kwartong yun. Nag-elevator siya pababa ng ground floor. Ibinalik niya ang susi ng kwarto sa counter at nagmamadali na siyang lumabas ng hotel. Sinalubong siya ng bahagyang malamig na hangin sa labas at lalong sumidhi ang pagnanais niyang makauwi na para makatulog ng diretsyo. Tinungo niya ang kanyang kotse sa parking lot ng hotel at ilang sandali pa ay nasa kahabaan na siya ng Rojas Boulevard. Lumiko siya sa TM Calao at nakarating siya ng Quiapo. Diretso siya sa Espanya at kumanan sa may Welcome Rotunda sa New Manila ang kanilang bahay. Palibhasa ay madaling araw na kaya mangilan-ngilan pa lamang ang mga sasakyan sa kalye. Pagpasok niya sa Gilmore Avenue ay isang itim na van ang nag-overtake sa kanya at agad na nakaharang sa kanyang daraanan. Wala siyang nagawa kundi ang ihinto ang kotse. Dalawang lalaking parehong nakaitim na jacket ang bumaba mula sa van at lumapit sa kanya. Ang isa'y nakalapit sa kanya at ipinakita ang armas na hawak nito. Ang isa naman ay agad na nabuksan ang pinto sa passenger side at agad na sumakay. May hawak ding armas ang lalaki na agad itinutok sa kanya nang makaupo na sa tabi niya sa unahan ng kotse. Sumakay na rin ang isa pang lalaking sa hulihang upuan. Sa likuran niya ay itinutok sa batok niya ang hawak na armas. "Huwag ka nang magtanong, Joey," sabi nito. "Basta sundan mo na lang yung van." Nakita niyang umusad na ang van. Ayaw pa sana niyang paandarin ang kotse. Ngunit idiniin ng lalaki sa likod niya ang dulo ng armas sa kanyang leeg. "Sunod na kung ayaw mong hindi abutin ng umaga." Matigas na sabi nito.
Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa van. Isa lamang sa dalawang lalaki ang kilala niya, yung nasa kanyang likuran. Tauhan ito ni Mr. Anton Ong, ang Chinese millionaire at gambling lord na pinagkakautangan niya ng malaki. Lumabas sila ng Aurora Boulevard at lumiko sa Nagtahan Bridge, diretso ng Quirino Avenue hanggang sa makarating na naman sila sa Rojas Boulevard. Diretso sa Coastal Road ang van at nakasunod naman siya hanggang Cavite. Nagpaliko-liko sila kung saan-saan hanggang sa makarating sila sa isang pribadong beach na nagwagwardyahan ng tatlong uniformadong security guard. Huminto ang van, hindi kalayuan sa gate. Inihinto naman niya ang kotse sa tabi nito at saka sila bumaba. Nagbabaan na rin ang mga lalaking sakay ng van at sabay-sabay nilang tinungo ang dakong malapit sa tubig. Tatlong lalaki ang nakita niyang nakatayo sa buhangin at waring sadyang naghihintay sa kanya. Walang anumang ilaw doon liban sa liwanag ng buwan at mga bituin. Pero nakilala agad niya ang isa sa tatlong lalaki, si Mr. Anton Ong. Itinapon nito sa tubig ang sigarilyong hawak nang makalapit na sila rito. Natutuwa ako at nakarating ka rito, Joey. Nakangising sabi nito sa kanya. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niyang kulang sa tapang. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil pawang armado ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Isang senyas lang ni Mr. Ong sa mga ito ay siguradong wala na siya. Nagtatanong ka pa, nakalimutan mo na ba ang malaking pagkakautang mo sa akin, ha? Tanong nitong wala naman sa tono ang galit. Eh, hindi ko nakakalimutan, Mr. Ong. Naghahanap lang ako ng tiyempo para makuha ko sa mama ko ang mana ko sa kanyang may iwan. Ang pangako mo sa akin noong isang buwan, magbabayad ka. Joey, matatapos na naman ang buwang ito at mukhang nagtatago ka na sa akin. Nagkakamali po kayo, Mr. Ong. Ang totoo ay naghahanap ako ng... Natigil siya sa pagsasalita nang makita niyang sinanyasan ni Mr. Ong ang isang tauhan. Dalawang lalaki ang agad na sumunggab sa magkabila niyang kamay at ang isa naman sa likuran niya ay dumaklot sa kanyang buhok. Mr. Ong! Joey, nakikita mo ba yung maliit na bangkang yun, ha? Turo ni Mr. Ong sa maliit na bangka na walang katig. Mayroong malaking bato roon na nakatali sa lubid. Ayoko kasing mag-aksaya ng panahon sa isang walang silbing taong katulad mo. Kaya ang balak ko, ikabit na lang yung leeg mo sa dulo ng tali at saka ka namin ipapaalod sa dagat sakay ng bangkang yan. Gumapang ang takot sa kanyang katawan. Kilala niya ang milyonaryong inchik. Halang ang bituka nito. Hindi kaila sa kanya ang ilang taong ipinaligpit nito dahil hindi nakabayad ng pagkakautang dito. Mr. Ong, bigyan pa niyo ako ng isang pagkakataon. Isang linggo lang at nangangako kung mababayaran ko sa inyo ang atraso ko sa inyo. Isang linggo? Dalawang buwan na nga ang nagdaan, pero hindi mo pa ako nababayaran. Mga bata, dalhin na sa bangkayan. Maawa kayo, Mr. Ong! Tigaw niya nang maramdaman niya ang paghilas sa kanya ng dalawang lalaki. Nagpumiglas siya, ngunit hindi man lamang siya nakagalaw ng maayos. Hirap na rin ang leeg niya dahil sa pagkakasabunot sa kanya ng lalaki sa kanyang likuran. Nakarating sila sa tabi ng bangka. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan nang makita niya ang malaking bato na nakatali na. Ipinagtulakan siya ng dalawang lalaki pasakay sa bangka at halos masubsob siya. Napadapa siya sa bangka at ilang paa ang tumapak sa kanyang likod para hindi siya makabangon habang may nakakabit namang tali sa kanyang leeg. Mr. Ong! Maawa po kayo sa akin, kahit anong gagawin ko. Huwag po lamang niyo akong tapusin. Pagmamakaawa niya nang maikabit na sa kanyang leeg ang dulo ng tali. Ibinangon na siya at iginapos naman ang dalawa niyang kamay sa kanyang likod.
Nanginginig na siya sa takot. Halos ramdam na niya ang pagkawala niya. Napatitig sa kanya ang milyonaryong inchik. Wawa po kayo sa akin. Sabihin niyo ang gusto niyo at gagawin ko. Huwag niyo lamang gawin to sa akin. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Tanong nito sa kanya. Opo, opo, Mr. Ong. Ilang saglit na parang nalulong sa pag-iisip ang inchik. Pagkatapos ay sumenya sa mga tauhan. Sige, talagan yan at dalhin niyo roon sa cottage. Utos nito sa mga tauhan at saka siya iniwan. Nakahinga naman siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay mapapaiyak siya sa pagpayag na yon ng milyonaryong inchik. Binuksan ni Mr. Anton Ong ang maliit na attache case na nasa ibabaw ng mesa at buhat doon ay nakita ni Joey ang isang malaking litratong kinuha nito roon. Nasa malaking guest house na sila ng beach na yon, sa isang kwartong tila library. Silang dalawa lamang ng milyonaryong inchik, pero alam niyang sa labas lamang ng pinto ay nakaabang ang mga armadong tauhan nito. Inilapag ni Mr. Ong sa harap niyang litrato. Babae ang nasa larawan. Isang napakagandang babae. Siya si Cassie Montemayor, sabi nito. Siya ang ipapatrabaho ko sa'yo. Ano po ang gagawin ko? Tanong niyang muli na namang kinakabahan sa pag-akalang ipapatapos ng lalaki ang babaeng nasa larawan. Gumisi si Mr. Ong nang makita ang takot na nakasungaw sa kanyang mga mata. Liligawan mo siya, paiibigin, at saka muwawa sa akin ang kanyang puso. Sabi nito. Sa pagkakataong yun ay nawala ang pagkakangiti nito at ang pumalit ay ang bagsik ng muka. Nasa boses nito ang malaking galit. Wawasakin mo ang kanyang buhay tulad ng ginawa niyang pagwasak sa buhay ng aking anak. Hindi siya nakakibo. Muli niyang sinulyapan ang babae sa larawan. Ubo dito ng ganda at may palagay siyang kaedad lamang niya ito. Kung yun lang ang gustong ipagawa sa kanya ng milyonaryo, ay madali niyang magagawa. Wika nga ay kayang-kaya. Siya pa na hinahabol ng mga babae. Ilang babae na ba ang kanyang pinaluha at pinaglaruan? Ngitian lamang niya ang isang babae ay handa na itong tumihaya sa kanyang harapan. Buntisin mo siya at saka mo yayain pakasal. Pero hindi mo siya sisiputin sa simbahan. Hindi ka na muling magpapakita sa kanya kapag nagawa mo na yon. Napatitig siya sa milyonaryo. Nasa mukha nito ang malaking galit at pagkasuklam. Gusto niyang itanong kung bakit ganun na lamang ang galit nito sa babae. Pero nag-alala siyang baka magalit pa ito. Winasak niyang puso ng kaisa-isahan kong anak na lalaki. Sabi nitong parang nahulaan ang kanyang iniisip. Sa ngayon ay nasa China ang aking si Gio. At parang isang gulay dahil sa aksidenteng sinapit niya. Bunga ng pagbigong ginawa ng babaeng yan sa kanya. Kailan po niyo gustong mangyari ito? Tanong niya. Bibigyan kita ng 2 buwan para mapaibig siya at mabuntis. Dalawang buwan? Oo. Alam ko namang kayang-kaya mo ang trabahong ito. Alam ko ang kalibre mo sa babae. Marahan siyang tumango. Huwag mo akong bibiguin, Joey. Kapag nabigo ka, titiyakin ko sa iyong malilibing ka sa puso ng dagat. Nangangako po ako, Mr. Ong. Mangyayari ang gusto niyo. Buong tiwalang sabi niya sa lalaki. Good. Sige, maaari ka nang umuwi. Ramdam ni Joey ang panlalambot habang pauwi siya ng madaling araw na yon buhat sa Cavite. Hindi pa rin maalis sa kanyang isip na muntik na siyang mawala kanina. Pakiramdam niya ay nawala na siya ng ilang ulit nang ikabit na sa leeg ang dulo ng lubid na nakatali sa malaking bato at igapos ang kanyang mga kamay. Ramdam pa rin niya ang kilabot na gumapang sa kanyang mga ugat nang maramdaman ang lubid sa kanyang leeg. Nagkaedad siya ng ganoon. Pero wala siyang naranasang pangyayaring malapit sa pagkawala niya. Kanina lang.
Mabuti na lamang at naawa sa kanya si Mr. Ong. Muli siyang nagpakawala ng malalim na hininga. Kasabay ang pag-usal ng malaking pasasalamat. Lihim siyang nagpapasalamat na may taglay siyang malakas na apil at guwapong muka. Nagamit niya mga yon upang makaligtas sa tiyak na pagkawala kanina. Marahas siyang napabuga ng hangin. Muli na naman niyang naramdaman ang malaking galit sa kanyang mama na si Aisa at sa kanyang stepfather na si Leo Arroyo. Kasalanan ng mga ito kung bakit siya nalulung sa sugal at nagkautang-utang ng malaki kay Mr. Anton Ong. 2 taon pa lamang ang nakakaraan ay nawala ang kanyang papa sa atake sa puso. Gayun na lamang ang kanyang pagluluksa dahil mahal na mahal niya ang kanyang papa. Higit siyang close rito kaysa sa kanyang mama. Gayun man, ang pagkawala ng kanyang papa ay naging dahilan naman para sila magkalapit na magmama. Sa pagkawala ng kanyang papa ay ang kanyang mama na ang namahala sa kanilang negosyong bus. Kanila ang Aiza Bus Lines na may biyaheng Manila Bicol hanggang Leyte. Mayroon silang kulang 90 unit na mga first class at air-conditioned bus. Marami silang kalabang bus company sa rutang yun. Pero sa maayos na pamamahala noon ng kanyang papa, ay nagawa nitong manguna ang kanilang kumpanya. Dahil siya naman ay graduate na, siya ang tumulong sa kanyang mama sa pamamahala sa mga ito. Ang kaisa-isa kasi niyang kapatid na si Echo ay nasa Canada at mayroon ng asawa at mga anak at matatag na hanap buhay doon. Madalang na itong mauwi sa Pilipinas. Dahil sa pagtulog niya sa kanyang mama sa pamamahala ng negosyo at dahil dadalawa na lamang sila, napalapit ito ng husto sa kanya. Kaya naman nang matuto itong umibig na muli, ay siya ang una-unang tumutol. Ayaw niyang mag-asawang muli ang kanyang mama. Ang gusto niya ay siya na lamang ang pag-ukulan nito ng pansin at pagmamahal. Ayaw niyang may makasalo sa pagmamahal na yon ang kanyang mama. Pero malakas ang pang-akit dito ni Leo Arroyo, isang rancherong taga-Bicol. May tsura kasi ang lalaki at matikas pang tindig kahit may edad na. Sa kabila ng kanyang lantarang pagtutol sa pakikipagrelasyon nito sa lalaking kaedad halos ng kanyang papa, ay hindi nagpapigil ang kanyang mama. Pagkaraan ng babang luksa sa kanyang papa, ay nagpakasalito sa lalaki. Nalabis niyang dinamdam at pinagrebelde. Ayaw niyang mag-asawa muli ang kanyang mama. Ayaw niya kay Leo Arroyo. Dahil ang tingin niya ay ang kayamanan lamang ng kanyang mama ang hangad nito. Hindi siya makapaniwalang mahal nga nito ang kanyang mama sa tunay na kahulugan ng salita. Hiningan nga niya ng tulong ang kaisa-isang kapatid na nasa Canada upang mapigil ang kanyang ina sa inaakala niyang isang malaking kahangalan. Ayaw din naman ang kapatid niya na mag-asawa ang kanilang mama. Pero hindi naman dama ang pagtutol nito dahil nasa Canada naman ito. Hindi nga niya alam kung kinausap man lang nito ang kanilang mama, kahit sa telepono, para tutulan ang pagpapakasal nito. Nagpanta siya sa kanyang mama na sisirain ang buhay kapag itinuloy nito ang balak ng pagpapakasal kay Leo. Ngunit pati yon ay hindi nakapigil dito na pakasalan ang bagong lalaki sa buhay nito. Talagang desidido na itong pakasal sa lalaki. Ang pakasal ang mga ito ay sa mansyon na tumira si Leo. Biyudo rin kasi ang lalaki, pero walang anak sa naunang asawa. Ginawa naman niya ang kanyang banta na sisirain niya ang buhay niya. Huminto siya sa pagtulong sa kanyang mama sa pamamahala ng kanilang bus company at ginugol niya ang panahon sa pakikipagbarkada, pambababae, inuman at sugal. Nalulung siya ng husto sa sugal lalo na nang makilala niya si Mr. Anton Ong na palaging nagpapahiram sa kanya ng puhunan kapag natatalo siya. Talagang nagpakasawa siya sa sugal. Lalo pa at lagi namang naroroon si Mr. Ong para magpahiram sa kanya ng puhunan. Para rin siyang milyonaryo kung magpatalo ng pera. Hanggang sa mabaon na siya sa utang sa milyonaryong inchik.
Mahigit 4 na milyon ang utang niya rito at wala na siyang maisip na paraan para mabayaran ito. Balak na nga sana niyang kunin sa kanyang mama ang mamanahin niya rito para mabayaran ang utang niya sa milyonaryo. Ngunit hindi naman siya magkaroon ng pagkakataong sabihin niyon sa kanyang ina. Pero matapos lang ang problema niyang ito, magawa lang niya ang ipinapagawa sa kanya ni Mr. Ong, talagang kukunin na niya ang kanyang mana at mamumuhay na siya ng mag-isa. Malayo sa kanyang mama at sa asawa nitong alam niyang ang kayamanan lamang nila ang punterya. Nakarating siya sa kanilang mansyon sa New Manila. Hindi niya akalaing gising pa ang kanyang mama at parang sadyang hinihintay nito ang kanyang pagdating. Ito ang nagbukas sa kanya ng gate. "Kumain ka na ba, anak?" Tanong nito sa kanya matapos isarang muli ang gate at makasunod sa kanya sa loob ng mansyon. "Mag-uumaga na. Sa palagay ba niyo hindi pa ako kumakain?" Maanghang na sagot niya rito. Mula nang mag-asawa itong muli ay palagi nang pabalang kung magsasagot siya sa ina. Gusto niyang maramdaman nito ang malalim na hinanakit niya rito. "Joey, anak, ang magaling niyong asawa ang intindihin niyo at huwag ako. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko." Padabog na sabi niya at saka nagmamadali ng umakyat sa malaking hagdan. "Joey, anak, huwag mo namang sirain ang ganitong sarili mo." Nagsusumamong sabi nito. "Wala kayong pakialam anuman ang gawin ko sa sarili ko." Pabulyaw na sagot niya. At saka nagmamadali ng umakyat sa itaas. Pagod si Joey at gusto na niyang ipahinga ang katawan niya. Kaya kung saan-saan na lang niya binibitawan ang mga hinubad na saplot sa katawan at agad nang nahiga. Halos umaga na kaya naman gusto niyang makabawi ng tulog. Pero nakapagtatakang ayaw naman siyang dalawi ng antok. Nang makahiga na siya, gayong maginhawa naman ang kanyang pakiramdam sa air-conditioned niyang kwarto. Wala na sa isip niya ang matinding takot na umalipin sa kanya kaninang ikabit sa leeg niya ang dulo ng lubid na may nakataling malaking bato sa dulo. Ang naiisip niya ay ang magandang muka ng babaeng paiibigin niya at saka iiwang durog ang puso. Si Cassie Montemayor. Hindi niya kilala ang babae bagaman at parang pamilyar sa kanya ang apelido nito. May kilig na sumilid sa kanyang puso nang mapagmasdan niya ang muka ng babae sa litratong inabot sa kanya ni Mr. Ong. Definitely ay hindi si Cassie ang pinakamaganda sa mga babaeng nakilala na niya. Maraming higit na maganda rito. Pero mayroon itong kakaibang charm na kaagad umakit sa kanya at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nananabik na tuloy siyang makilala ang dalaga at makita ito ng personal. May palagay siyang higit itong maganda sa personal kaysa sa litrato. Napangiti siya sa sarili nang maisip ang kanyang misyon. Paiibigin ang dalaga at wawasakin ang puso nito. Madali niyang magagawa yon. Kung noon pa ipinagawa yon sa kanya ni Mr. Ong, baka tapos na niya yon at ngayon ay malaya na siya sa pagkakautang dito. Hindi pa pumapalya minsan man ang kanyang apil sa mga anak ni Eva. Titiyakin niyang magagawa niya ang gusto ni Mr. Ong sa loob lamang ng maikling panahon para wala na siyang iintinding utang sa milyonaryong inchik. Hindi niya akalaing handa pala itong magwasak ng buhay dahil lamang sa pera. Malaking pagkakamali ang ginawa niyang pakikipagkaibigan dito. Kapag nagawa na niya ang kanyang misyon, maglalakas loob na siyang hingin sa kanyang mama ang kanyang mana. At lalayo na siya. Sa malayong lugar siya magsisimula ng sariling negosyo at hopefully ay sariling pamilya. Ipapakita niya sa kanyang mama na kaya niyang mabuhay sa sariling mga paa. Dumilat si Leo nang marinig na bumukas ang pinto ng kanilang kwarto at makitang pumasok ang asawang si Aisa. Sa halip namang mahiga ay naupo si Aisa sa gilid ng kama. "Oh, bakit naupo ka pa dyan?" Masuyong tanong ni Leo sa kanya. "Mahiga ka na uli at madaling araw na." "Nag-aalala kasi ako kay Joey, Leo.
Sagot niya sa bahagyang basag na boses. Ano naman ang pinag-aalala mo sa kanya? Parang masyado na niyang pinapabayaan ang kanyang sarili. Tingnan mo na lamang ngayon. Halos umaga na pero ngayon lang siya umuwi. Hindi naman siya dating ganito. Umusog si Leo sa tabi niya at niyakap siya sa bewang kahit ito nakahiga. Hayaan mo lang siya, Isa. Marirealize rin niyang mali ang kanyang ginagawa. Maaring hindi pa ngayon, pero alam kong darating ang sandaling yon. Kailan pa? Kung wasak na ang kanyang buhay at kinabukasan? Gumagaralgal na ang kanyang boses. Sweetheart, hindi naman siguro aabot sa ganun ang pagtatampo sa iyo ni Joey. May isip na naman siya para maunawaan niyang may karapatan ka pa rin mag-asawa. Ang kailangan lang talaga ay ipaunawa mo sa kanya na may mga pangangailangan ka bilang tao na hindi niya makakayang ibigay sa'yo kahit gaano ka pa niya kamahal. Dapat siguro ay hindi ako nagmadali ng pagpapakasal sa'yo, sabi niyang para nang maiiyak. Napatitig sa kanyang lalaki, bahagyang lumamlam ang mga mata nito. Sweetheart, nagsisisi ka ba na nagpakasal sa akin? May hinanakit sa boses na tanong ni Leo sa kanya. Napaharap siya sa asawa. Nakadama siya ng guilt sa sinabing yun. Hindi niya gustong magdamdam ito sa kanya. Mahal na niya ito, kahit hindi pa sila natatagalang magkasama. Eh hindi ako kailanman magsisisi sa pagpapakasal sa iyo, Leo. Mahal kita at talagang handa kong ipaglaban ka sa dalawa kong anak. Kaya lang, dapat sigurong napaliwanagan ko muna ng gusto si Joey bago tayo nagpakasal. Alam mo naman ganun kami kaklose sa isa't isa at talagang mabibigla siya sa ginawa ko. Napabuga ng hangin si Leo. Kung may maitutulong lang sana ako sa'yo para maunawaan niyang kalagayan mo, sana ay ginawa ko na. Ang problema lang, malayo sa akin ang loob ng anak mo. Nakadama siya ng awa sa asawa. Iniisip kasi niyang ang kayamanan mo lamang ang habol ko sa'yo. Alam ko namang hindi totoo yan, kaya wag mo nang isipin pa mga bagay na yan. Alam kong balang araw, mapapatunayan mo rin sa kanya na walang katotohanan ang kanyang hinala. Halika na, mahiga ka na uli. May 2 oras pa tayong pwedeng matulog. Humiga na siya at yumakap sa asawa. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Ang inaalala ko kasi baka mapahamak siya sa ginagawa niyang pagbababad sa barkada hanggang sa madaling araw. Alam mo naman ang panahon ngayon. Hayaan mo at titingnan ko ang magagawa ko kung paano ako makakalapit sa kanya. Sapat na sa kanya ang mga pananalitang yun ng kanyang asawa para mapayapa ang kanyang kalooban. Magtagumpay kaya si Joey sa pagpapaibig kay Cassie? Magawa kaya niya ang misyon niya kay Mr. Ong? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.